So meron kang 8 million na proposed, ayan, proposed deficiency tax kasi hon tawag dito. 8.889 million proposed deficiency tax ang BIR. So ang composition po niyan is ito pong 276,000 na expanded na withholding tax on compensation, 6.2 million na value added tax, ayan, at 2.4 million na income tax. Okay. So, ang ibig lang sabihin niyan, mga bossing ko, ay nakatanggap ho kayo ng notice of discrepancy. Sa mga hindi pa ho nakakakita ng notice of discrepancy, hindi naman ho kayo magkakamali. Nasa letterhead ho ng BIR yan. At ang gitna ho ay notice of discrepancy. Nakakatuwa ho yung mga taxpayer at pinupuri ko po yung mga taxpayer na pinababayaan po ang due process na tumakbo. Ayan. Isa ho sa mga due process na very important ho sa buhay ng taxpayer ay ang notice of discrepancy sapagkat dito po pinabayaan natin na ang BIR ay mag-imbestiga. Okay, so ituturo ko ho sa araw na ito, paano ho ang tamang paghawak o pag-a-analyze ng notice of discrepancy. At para ho dun sa mga nagtatanong, ito po ay bookkeeping problem. So kung gusto ho ninyong malaman paano ho isosolve ito, itong notice of discrepancy, pag meron kayong ganyan, ibig sabihin, may problema ho kayo sa bookkeeping. So, ang solusyon ho niyan, para hindi pa ulit-ulit ho yan, ayusin ho ninyo yung inyong bookkeeping. So, ang may sasuggest ko, maging member ho kayo ng tax specialista community at ang bookkeeping po ay nandito po sa loyalista. Okay? So, ang matatanggap ho ninyo is detailed. Ayan. Isa-isahin ho natin. Okay? So, ang detail po is, na, mapapansin nyo ho ay nandito. Ayan. Oh. Yung income tax is meron daw undeclared income. So, ang composition ng undeclared income ay nandito ho sa Schedule 1. Isa ho ito sa mga mababanggit nating intriguing o sa salitang kalye, katarantaduhan na ini-impose. Karamihan ho kasi ng mga revenue officer, mga CPAs ho yan, professional. Mga lawyer ho yan, professional. Pero titingnan ho ninyo yung trabaho, hindi ho kompleto. Violation ho ng due process to. Bakit sinabi niya ho, sales per audit, hindi niya sinabi, yung sales per audit, result of investigation. Siyempre, kung result yan, may ginamit ka. Ano yung facts na ginamit mo at ano yung law na in-apply mo? Dalawa lang naman ho, napakadaling intindihin. Facts and law. So, yung sales per audit, ayan, dapat yan ay supported by facts and law. Kung mapapansin nyo rito, wala. So, inaakusahan ka na meron kang undeclared income pero hindi niya in-explain. So, paano ang gagawin doon? Ayan. So, ituturo ko ho sa inyo. Ang ma-explain nyo lang ho rito, yung sales per audit, sales per ITR. ITR, ayan. Kasi yun lang ang alam ninyo at yun lang yung pwede ninyong i-validate. Oh, so, ang approach dito, kung kayo po ay tax specialista na umahawak ng ganitong kaso, sulatan ninyo. Hingin ho ninyo yung basis dito sa sales per audit. Ayan. So, ibig ko lang sabihin, mga ka-taxpayer, kung gustong-gusto talaga ho ninyo, kung gustong-gustong-gustong-gusto ho ninyo na maging tax specialista, kahit isang buwan lang ho kayo na maging member nito, marami na ho kayong makukuha kasi ho yung mga dinidiscuss ko na mga problem katulad ho nito, ay ilalagay ko ho yung solusyon dyan. Madali namang hong sagutin to. Ang problem, yung paano sasagutin,
itong bagay na to. So, ang matitipid ho ninyo dito is 25% nito or almost 1 million pesos. Oh. Mawawalan, mababawasan ng 1 million pesos yung deficiency tax kung alam ho ninyo yung gagamitin. Second, ito, giveaway na to. Sabi rito, disallowed expense due to non-substantiation. So, ang ginawa ho nung revenue officer, pinikap ho yung amount nitong mga expenses na to. Saan? Sa ITR tsaka AFS. So, dapat maingat ho yung gagawang ng yung CPA ho ninyo. Maingat. Napakaingat dapat. Na yung documentation nyo, non-substantiation, DID lang yan eh. Documentation, interpretation, declaration, lahat yan magkakasama eh. So, ito yung declaration, di ba? So, yung documentation, no, walang documentation. Ito yung interpretation. So, diniscuss ko na ho yan sa chart of accounting names with definition. With definition. Sinasuggest ko, baguhin nyo to. Kasi ito yung ginagamit sa inyo eh. So, wag niyong bigyan ng deadly weapon ng BIR officials na gagamitin sa iyo. Pag nakuha yung deadly weapon, isa sa mga deadly weapon, yung financial statements nyo. Diba? Itututok, kung yung financial statement mo ay barrel, itututok sa iyo yan. Kung yan ay bato, ipupukpok sa ulo mo. Kung yan ay kutsilyo, isasaksak sa iyo yan. Ang ibig ko lang sabihin, kung maayos yung inyong DID, documentation, interpretation and declaration, wala ako yung magiging problema. At ito po ay bookkeeping problem. Lagi kong sinasabi na bookkeeping problem. So, binibigyan ho tayo dito ng BIR ng tips. Ano ang dapat mong baguhin in the future? O, pagdating naman sa pagsosolve ng problem na to, madali din naman. Okay? Non-substantiation eh. O, ditanggalin mo lang yung non substantiate mo. Yun lang, simple lang yun. So again, makikita ho ninyo yung answer dito sa ating ayan, bossing. Oh, wag nyo na ho akong kunin. Pumunta na lang ho kayo doon. I-validate ho ninyo ano yung mga available na options sa inyo at gamitin ho ninyo yung best options. Yun po yung sinasabi natin dito. Again, punta ulit tayo dito. Sa letter C, sabi dito, disallowed salaries due to non-withholding. Tingnan nyo ginawa, gumamit sila ng ratio and proportion, 20.53%. Pinagbabawal ho yan sa batas eh. Ang problem is, hindi nyo alam kung paano sagutin. Again, pumunta lang ho kayo sa dito at ipepresent ko ho yung sagot dyan. And of course, ang problem nyo is, meron daw kayong dineclare sa AFS, pakita ko. Dineclare nyo sa AFS pero hindi nyo dineclare sa 1601C. Yun yung sinasabi. ITR versus 1601C. Actually, mali ho yung comparison ng BIR official. Mali. Hindi porket hindi naka-report sa 1601C, disallowed na kagad. Disallowed. Mali po yun. Again, makukuha ho nyo yung answer dito. Now, pag-aralan natin yung iba pang problem. Sabi dito, meron daw kayong disallowed creditable withholding tax. Magkano? 885,000. Ang laking pera niyan. Diba? Pero kung sasabihin ko yung solusyon sa inyo, 30,000 lang, halos 30,000 lang yung babayad nyo sa YouTube. Ha? YouTube ho yung kadil nyo dyan, hindi ako. YouTube, yan ang kadil nyo. Sila yung mag-i-issue ng resibo sa inyo. Ang YouTube, pag binayaran ako, ako mag-i-issue ng resibo sa YouTube. At saka yung income ko sa YouTube ay tinatax na rin kung saan located ang YouTube. So therefore, kaming dalawa ni YouTube ang may contract at kayong dalawa ni YouTube ang may contract pagdating ho sa pag-membership. Maliwanag ho yan. Hindi ko kayo i-issue ng resibo. So, ano ang gagawin ho ninyo pag ganito ho ang problem ho ninyo? Ayan.
Simple lang, sabi rito, unsupported. Ayun, no? Unsupported. Itanggalin nyo lang yung UN. I-support nyo. Okay, pero paano ginagawa? Again, nandoon ho sa bossing membership. And of course, bookkeeping problem to eh. Bookkeeping problem. So, dapat yung bookkeeper ho ninyo ay aral. So, para matuto ho kayong mag-bookkeep, eh, pwede ho kayong bumili nung libro natin. Ayan po yung libro, 3,000 pesos lang po. I-email nyo lang ho si Lovely. Ayan. Siya ho yung inano ko ho rito. In-appoint para ho umawak ng pagbebenta ng debit and credit. So, pag-aralan pa rin ho natin yung nakasulat dito. Sabi niya, eh, meron pa kayong utang tungkol sa value-added tax. Receipts not subject to VAT. Tingnan nyo yung kalokohan ng tao. Nilist niya yung trade receivable ending, pero yung trade receivable beginning, hindi niya kinonsider. So, automatic, mali na kagad to. Kailangan i-prove, kailangan i-present nyo, ipamukha nyo sa revenue officer kung ano yung mali niya. Hindi tatahimik kayo. Hindi. Pag tumahimik kayo, talo na kayo. Next, hindi niya pre-provide itong sale per audit. E di hingin ninyo, okay, may intercompany income. Kayo mismo nag-declare niya sa ITR ninyo tsaka audited financial statement. So, ang kinumpar niya is sale per VAT return. Mali again. Mali. Okay? Ano ba ang accounting method ng sale per audit at saka sale per VAT return? Ang pinag-uusapan, accounting method. So, kung alam nyo yung accounting method, eh di madali lang yan sagutin. Again, available ho yung reply dito sa bossing. Pag-usapan naman ho natin yung susunod. Sabi niya rito, is meron daw ho kayong disallowed input tax due to invoicing requirement nasa Annex B. Okay, check natin ngayon yung Annex B. Ano ba nakasulat doon? Ito po yung Annex B. So, ang violation nyo, no TIN, no business style, no address, but not separately presented, ginamit invalid invoice, binamit billing statement. Hindi porkit nakaganyan. Ang nababastusan ako sa BIR officials na to. Nababastusan po ako. Kung sino po kayo, sorry ho, ah, nababastusan ako sa inyo. Kasi po, hindi porkit yan po ay ganito po kasi, documentation, interpretation, tapos declaration. So, ang declaration ho, yun yung 2550Q. Okay. Tapos, meron dito document. Ito ho yung mga document na sinasabi ho ninyo. Ayan, ito ho. Hindi porke, hindi dahil may document na ganyan, eh diniclare. Okay? So, maaring may ganitong document, pero hindi siya diniclare. Dapat yun muna yung i-verify. O kung ikaw nakikinig ka, yun ho yung dapat yung gawin. Ito bang mga document na to ay na-valid? Diniclare ninyo for what purposes? Kung hindi, eh, hindi nyo kailangan itong ipaliwanag. Kung diniclare nyo naman, ah, may sagot ho tayo dyan, madali lang ho yung sagot dyan. Okay? Kung gusto ho ninyo, eh, pumunta ho kayo dito. Bilin nyo na lang ho, sir. Napakamura ho at marami kayong matututunan dahil i-release ho natin yan sa bossing membership. Okay, so yun ho, ang problem dito. Next problem ho is disallowed input. Ang sumunod ho is unsupported input. O again, merong un eh. O di isupport mo. Ang problem is ito. Yung dineclare mo daw sa summary list ay hindi tumatama sa VAT. Mali ho yan. Hindi porket hindi mo na-declare sa VAT summary list. Ha? Hindi mo na-declare sa VAT summary list ay mali na ho agad yung 2550Q mo. Mali yung kaisipan yan, sir. Ibig sabihin lang yan, hindi ho nag-iisip yung revenue officer, tirada lang ng tirada. Pero bookkeeping problem to. Bookkeeping problem.
So, ang sagot dyan, para hindi na maulit, tax bookkeeping. Tax bookkeeping. Tax bookkeeping. Again, ano pa yung problem nito? Ang problem daw nito ay withholding tax. Okay? Nandoon daw sa schedule number 3. Edi puntahan natin yung schedule number 3. Schedule number 3, pakita ka. Ayun. O, na-discuss ko na to, gumamit nito. Ang tawag yun, a ratio and proportion. Inaalaw ba ng batas ang ratio and proportion? Hindi po. O, din yung answer. At ang huli po na pag-aaralan natin is yung pong, asan yun? Yun! Ah, under remittance daw. Under remittance of withholding tax on compensation. Kung mapapansin mo, dalawang beses under remittance nito ng compensation, dalawang beses ginamit yung July, sa dalawa. So, anong laban dito? Bookkeeping ano rin to, bookkeeping problem. So, kung may ganyan ho kayo, kailangan nyo na hong magbago. Okay? Kalabitin mo yung anak mo, magbago ka na. So, ang gagawin lang ho ninyo, July ho ito. Isang July lang ho yung ipepresent nyo. Mahirap ipresent yung dalawa at saka yung August kasi mali na ho is either isa rito. Okay? So, yun ho yung dapat ninyong i-consider. At dagdag kaalaman ko lang, kung gusto ho ninyong magpagawa ng inyong debit and credit na customize ho sa inyo, nag-a-accept ho tayo niyan. At sinasabi ko ho sa inyo, kung ayaw ho ninyong makotongan kayo ng mga BIR officials, baguhin ho ninyo yung bylaws. Kasi ang bylaws ho ninyo ang mag-aalis ho sa inyo o mag-free sa inyo sa graft and corruption at saka sa ignorance. Kung gusto ho ninyo, nag-a-accept ho ako ng consultation, pero ang gusto kong kausap yung may-ari ng business at yung pamilya niya para mapaliwanag ko sa kanila ano yung magiging future ng family ninyo kung patuloy ninyong ginagawa yung kamalian na nangyari in the past at ang ine-exercise nyo pa rin in the future. Okay? So, masosolve ho yan ng debit at credit bookkeeping natin. Ayan. For BIR compliance. So, with that mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. Masayang hanap buhay. Masayang buhay po para sa inyong mga pamilya. See you sa internet.